5, 4, 3, 2, 1. Hello guys, nandito tayo ngayon sa Dubai at kasama natin si Mr. The Boy Got Lucky or si Charles Rolion. Hi sa mga people. So magkakaroon tayo ng siguro interview sa kanya about his work or about his being an influencer. So sa mga hindi nakakaalam, ilan ang followers mo sa Instagram? 100,000 plus? 130,000 something. And meron siya sa YouTube. Meron siya sa Facebook. Yun. So, maraming, sa lahat ng social media, active siya. Tama. Tama. Okay. So, first question, ba't ka nag social media? Ano yung pinakadahilan mo? Well, kasi nung mga 2 years ago ko lang naman siya inumpisan, heartbroken ako nun. Mm. Tapos sabi ko, kung hindi ako mahal ng taong to, hanap ako ng pagmamahal sa iba pang tao. So, I found that kind of attention sa social media. So, binuksan ko lahat ng social media kasi hindi naman siya private dati, pero I've never really thought na, alam mo yun, parang maghanap ng madaming subscribers or followers. Pero sabi ko, kung nag-focus ako sa isang tao tapos parang hindi naman na ibalik yung love na yun, mag-focus na lang ako sa isang bagay. Nalagay ako dun sa position na alam mo, wala akong kausap. Alam mo, pag OFW, wala akong kausap. Wala akong kahit ano. So, naging sabi ko, maging friendly ako sa social media. At least, ma-broaden yung group of friends ko. Yeah, exactly. Okay. Tapos ano, since influencer ka, how do you handle your bashers? Gusto ko nga may basher, pampataas yun ng engagement eh. Kasi pero, kung mag-comment sila ng pangit, at least, thank you sa comment, one comment na yun. Okay. Ganun lang. And then, ano, parang positive yung in return ng pambabash. Ganun naman talaga yun. Pag halimbawa, pag may ginagawa ka, you cannot please everybody. So, palaging may mga comment yung mga tao. Next question. Travel vlog, review, product review, or hosting? Ano yung pinaka-gusto mo? Pinaka-gusto ko travel kasi nagagawa ko yung gusto ko. Mas masaya. Ayoko lang yung ano habang nagta-travel kasi kagaya mo may hawak ang camera, ganyan. Yes. As a flight attendant, di ba? Maraming mga nagtatanong sa'yo tungkol sa paano ka naging flight attendant, yung mga tips, mga ganun. Like, minsan rin sasawa kang sagutin, kahit pa ulit-ulit? Hindi. Hindi, okay. Okay lang sa akin. Kasi, parang feeling ko naman na, alam mo yun, share the knowledge, share the blessing kung makatulong ko in any way. Ang palaging paulit-ulit na tinatanong sa akin is, kailangan po ba ganito pag mag-a-apply, ganito pag mag-a-apply, meron po akong sakit na ganito, meron po akong ganito, may ganyan. General rule of thumb is, kapag mag-a-apply ka, alam mo, may nagtatanong sa akin, kailangan po ba i-shave yung balbas? Well, syempre, kasi kailangan maging presentable ka. Tapos, kailangan po ba, 19 years old pa lang po ako, pwede na po ba akong mag-apply, ganito, ganyan, ganyan. Minimum age, 21. Okay. Instagram, YouTube, or Facebook? Facebook ako. Facebook, ah. So, okay, talking about YouTube, ikaw din na nag-edit, di ba? So, lahat yan ikaw? Ako yun lahat. Lahat. So, ano masasabi mo dun sa mga gustong maging influencer ng lahat ng social media? Anong tips mo? Ano maging kagaya ni Charles na grabe yung followers sa Instagram? Ano lang, kapara lang talaga ng mukha. I mean, kung if you have something na gusto mong i-share sa mundo, edi gawin mo lang. Tapos, just be yourself. Kasi yung mga subscribers, alam nila kung fake ka or totoo ka or hindi. And at the end of the day, kailangan mo lang talaga panindigan ko ano yung gusto mong ginagawa. Kasi believe ako sa mga gumagawa ng mga vlogs, tapos meron silang mga content. It takes a lot of hard work. Yung alam mo yun, tsaka collaboration. May mga vloggers akong kilala na
alam mo yun, talagang naghahanap sila ng content na gagawin. Okay. Sobra-sobra yung effort nila. Huwag silang madismay ako. Pero ano yung pinaka, sa lahat na naging vlog mo, or ano yung pinaka the best para sa'yo? Yung pinaka gustong-gusto mo na, grabe, ang ganda na pagkakagawa nito. Na tuwan-tuwa ako, sobra. Either yung, travel or sa review. Or hindi naman, yung vlog na ginawa ko sa mami ko, yung Okay. Kasi first time ko maging vulnerable. Mm. Sabi ko kasi kung mag-vlog ako, gusto ko makilala ako ng mga tao. Okay. Mag-share ako ng something about myself na medyo sensitive ako. And then that video got a lot of responses all over the world actually. Yes. May mga matatanda na nakaka-relate sila na namatayan sila na anak. Tapos may mga ibang tao na nakaka-relate sila kasi nawalan sila ng magulang. Mm. Alam mo yun, tapos parang just proves na we all feel the same pain. Okay. Doesn't matter kung anong status natin sa buhay. Okay. Bukod sa vlogging. Mahilig ako mag-Netflix. Mahilig ako manood ng mga zombie movies. Eh. Kaya nanonood ako ngayon ng Black Summer tsaka ng Z Nation. Matagal na tong mga ano na to. Okay. Anything that has to do with zombies na nakakatak, na medyo suspense yung movie. Gusto ko. Okay. Tapos, mahilig din ako mag-squash. Mahilig ako mag-swimming. Mahilig ako mag-beach. Okay. Mag ginagawa ako. mahilig akong mag-internet. Internet. Oo. So talaga hindi ako mabubuhay nang walang internet. Ano yung mabilis magpasaya kay Charles? Pag nagagawa yung expectation ko. So kung activity ba yung pinag-usapan natin? Gusto kong gawin. Okay. Pag may gusto ako tapos hindi siya doesn't go according to plan, naiinis ako. Merong material or may activity na nagpapasaya sa'yo na mabilis? Pwede mo akong iwan sa sa isang gadget shop. Okay, tapos tapos nandun lang ako buong araw, masaya na ako. Hindi ako bibili pero hawakan ko yung mga gadgets, tingnan ko sila. Hindi ko alam, there's something about gadgets na na-attract ako. So, sinabi mo yung gadget. So, may time ba na marami ding vlogs regarding sa reviews ng gadgets? Oo. Dadating yun tayo na ganun. Oo. Ano pa ang ma-advise mo kung paano maging masaya ang tao? Based on your experience, syempre, sabihin natin, hindi naman lagi masaya. Pero ikaw, paano yung ginagawa mo para mawala yung lungkot at sumaya? Instead, if it means na makipag-usap ka to someone that you love or you care about, or kung gusto mong mag-treat yung sarili mo, kung gusto mong magpamasahe, or gusto mo ng ganito, ganyan. Life is short. Correct. So always be happy. You strive to be happy. Yun naman yung point eh. If you're not having fun, then what's the point? Yes, you're right. Ka ba to stay longer in Dubai? So that's a question. Kasi wala naman akong pupuntahan eh. Dubai lang. Okay. So, hindi naman ako parang gusto mong lumipat ng bansa or ganyan. So, Dubai lang hanggang ipon lang ng ipon. Tapos eventually, uwi na ng Pilipinas. Pag sa Pilipinas, saan mo gusto magstay? Kung dumating yung time na kailangan na magstay ni Charles sa sa Pilipinas, saan yung target place na gusto mo punta? Well, sana Manila. Gusto ko magkaroon ng parang business sa Manila. Okay. Tapos, gusto ko rin ng parang isa sa province. Pwedeng province, Tagaytay. Yes. Para ka somewhere around, malapit sa Manila. Bulacan ba? Pwede naman ako. Pwede naman pala. Clark, pwede rin ako dun. O yun, pwede. Team flight attendant, may age limit ka ba na, gusto ko na, ayaw ka na? May ganun ba? Pag ano na ako, 50 ako na. 50 ayaw mo na, pero nagbablog ka pa rin. Oo. Diba? May vlogging pa. Ibang bansa na gustong-gusto mong puntahan. Ano? Na talagang gusto mo sana. Parang ganon. Well, ang ma-advise mo ngayon as a vlogger sa mga manood kayo, kumuha kayo ng inspiration sa ibang vloggers. Okay. Tapos manood kayo na maraming vlogs. Tapos i-figure out nyo kung sino ka as a person. Okay. Tapos kung anong style ang gusto mong gawin. My name is Charles, also known as Instagram, the boy who got lucky. Welcome to Dubai. I'm with my friend Krister. Thank you. Yeah, he's my friend from Saudi. Yeah. He's my follower before and now he's my friend kasi nakita na kami. Sa mga vloggers dyan, be nice to your followers. Nakalimutan ko pala sa my social medias at Instagram. At The Boy Who Got Lucky, Facebook at Charles Rolion, and also YouTube at The Boy Who Got Lucky. And also, you can catch me on TFC at K-World, ABS-CBN. Nakalimutan ko na yung schedules ng show namin. Meron po kami Facebook page at K-World. Mapapanood niyo po kami MWF at meron pong roundup episode every Saturday. We are featuring all the interesting Filipino OFWs all over the world. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah.
Splurge ka. Guys, thank you so much. Sana po i-follow nyo ako sa aking social media accounts. And sana support nyo pa po ang inyong mga kaibigan na vloggers. Kasi hindi po biro ang gumawa ng mga videos at mag-edit ng mga videong ito. Kaya kapag nakita nyo itong episode na ito, sana po i-like and share nyo po. See you all next time. Bye-bye.